Itong kwentong ito ay hindi isang revelasyon. Humingi din ako ng pahintulot kay nanay na kung pwede, ibahagi ko sa programang ito kung paano ko unti-unting nadiskubre ang sikreto niya noon at kung ano ang mga nangyayari noon sa bahay. Ako po si Lizelle ng Aklan. At taong 1982, nagsimula ang lahat noong 6 na taong gulang ako. Sa mga panahong ito, medyo may muwang na ako at nakakaintindi sa mga nangyayari sa paligid ko at sa mga ginagawa ni nanay. Noon po, araw-araw, may mga bisita sa bahay. May ilang mga kapitbahay ding pumupunta sa bahay namin. At agad naman ni nanay na pinapapasok sa isang silid ng bahay na kailanman hindi ko pa noon napapasukan. Sabi ni nanay sa amin, bawal daw doon pumasok kasi mga matatanda lang ang pwedeng pumasok doon. Sinasabihan pa niya ako na mayroong kapre sa loob kaya hindi dapat ako pumasok doon kasi kukunin ako ng kapre. Eh bilang isang bata, ano pa nga bang gagawin ko kundi manahimik at hindi ipipilit ang gusto ko? Araw-araw din, tuwing sasapit ang takip silim, si nanay ay kadalasan kong nakikita sa kanang bahagi ng bahay na kung saan mayroon doong malaking puno ng santol. Minsan, naririnig ko si nanay na nagsasalita doon ng mag-isa. Minsan, nadadatnan ko siyang parang may kausap. At sa tuwing madadatnan ko siya, humihinto ito sa pagsasalita o ano man ang ginagawa niya. Hindi ko pa noon lubos maunawaan ang mga ginagawa ni nanay nang dahil nga, bata pa ako. Hanggang sa isang araw, may dalawang bisita si nanay na pumunta sa bahay. Yung isa ay medyo bata-bata pa. Yung isa naman ay medyo kaedad ni nanay. Yung kaedad ni nanay na tawagin na lang natin sa pangalang Linda ay umiiyak noong pumasok sa bahay. Yung isang babae naman na anak ni Tita Linda ay balisa at parang wala sa sarili. Kung makatitig sa bahay namin noon ay parang isang taong lutang ang pag-iisip at talagang nanlalalim pa ang mga mata nito. Nakikinig ako sa usapan nila nanay. Sabi ni Tita Linda, tulungan mong anak ko. Magtatatlong araw na siyang hindi kumakain. Nakatitig din siya palagi sa buwan. At minsan, gumagalaw siya na parang lilipad tuwing gabi. Masama ang kutob ko. Naniyanggaw ang anak ko sa pinuntahan niyang baryo. Sagot naman ni nanay, Teka, saang baryo ba siya pumunta? Sinabi ni Tita Linda kung saang baryo pumunta ang anak niya. Doon na patras si nanay sa kinauupuan niya at nagsabing, Diyos ko, bakit nakarating siya doon? Bakit siya napunta doon? Sagot ni Tita Linda. Ang huling sabi niya sa akin bago siya lumakad, pupunta daw siya sa kaklase niya sa baryong iyon. Kung alam ko lang sana na ganoon sila doon, hindi ko na siya pinahintulutan pa. Sagot naman ni nanay, Sige, tama na yan. Huwag kang mag-alala. Susubukan ko siyang gamutin. Pumasok kayo dito. Pumasok sila sa kwarto na sinasabi kong hindi ako pinapahintulutan ni nanay na pumasok doon. At yun, doon palang sumagi sa isip ko na yung nanay ko ay nanggagamot ng may mga sakit. Yung unang pumasok talaga sa isip ko noong sandaling iyon, yung nanay ko ay isang doktor. Kasi narinig ko na ang sabi niya, naggagamotin daw niya ang anak ni Tita Linda. So ayun, nasa labas lang ako ng salas kasama yung kuya ko.
Nakikinig lang kami sa labas ni kuya sa mga tunog na nanggagaling sa loob ng silid na iyon. Maya-maya lang, sumigaw ang anak ni Tita Linda. Yung sigaw na parang hirap na hirap. Wala kaming imik ni kuya at sa lahat ng mga bisitang dinala ni nanay sa loob ng silid na iyon, yung anak lang ni Tita Linda yung sumigaw ng ganoon kagrabe. Maya-maya lang, biglang umiinit ang paligid sa loob ng bahay. Nararamdaman namin ang init na nagmumula sa silid na kung saan sila naroroon. At ang dampi ng hangin na mula doon, nararamdaman namin ni kuya. Yung hangin na medyo maalinsangan. Hindi nagtagal, narinig naming huminga ng malalim ang anak ni Tita Linda. Binuksan ni nanay ang pinto ng silid na iyon. At ramdam namin ng kuya ko na may hangin na lumabas mula sa silid na iyon. Maalinsangan ang hangin na ito at naaamoy ko ang malansang amoy na nagmumula sa silid na iyon. Noong nasa salas na sina Tita Linda at yung anak niya, nakikita namin ni kuya na nanghihina ang anak ni Tita Linda, na parang wala na itong lakas na lumakad. Inutusan ni nanay si kuya na bigyan ng isang basong tubig yung anak ni Tita Linda na galing sa isang banga. Tubig sa banga na iyon na kailanman hindi pa namin natitikman ng kuya ko. Hindi kami pinapahintulutan ni nanay na uminom ng tubig na galing sa banga na iyon. Hindi ko alam kung bakit. At ang sabi ni nanay, para lang daw sa mga bisita ang tubig na iyon. At sa tuwing uutusan ni nanay si kuya na kukuha ng isang basong tubig na galing sa banga na iyon, ay naaamoy kong mabangong amoy na parang bulaklak na galing sa tubig na iyon. Hindi ko pa alam kung ano ang misteryo na bumabalot sa tubig na iyon. Noong binigay na ni kuya ang tubig kay nanay, pinainom niya ito sa anak ni Tita Linda. Maya-maya lang, namumula ang mga kamay nito at ang kanyang mga mukha na parang dinaluyan ng bagong dugo. Kasi noong dumating sa bahay sina Tita Linda, maputla talaga ang anak nito na parang wala ng dugo sa katawan. Pinanganga ni nanay yung anak ni Tita Linda. Tinignan ni nanay ang dila nito. Nakita din namin ni kuya na mapula na ito, na ang ibig sabihin, bumalik na sa normal ang pangangatawan ng anak ni Tita Linda. Nakakausap na din ni Tita Linda ang anak niya. At ang unang tanong ni nanay sa anak ni Tita Linda, "Iha, anong ginawa mo doon sa baryo na yon?" Ang sagot ng anak ni Tita Linda, "Ate, pagkatapos kong kumain doon, uminom ako ng tubig, tapos nawalan ako ng malay. Pagkagising ko, hapon na, at saka umuwi na ako. Hinatid pa nga ako ng kaibigan ko na taga doon. At ang isang napansin ko sa kaibigan kong ito habang hinahatid niya ako, ay parang natatakot ito at nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi na nga nakapagpaalam sa akin noong hinatid niya ako." Sabi ng anak ni Tita Linda, sagot naman ni nanay, "Alam siguro ng kaibigan niyang ginawa sa kanya, ngunit wala siyang magagawa. Ngayon, alam ko na." Noong tuluyan ang nahimasmasan ng anak ni Tita Linda, nagpaalam na sila sa amin kasi magtatakip silim na din noong mga sandaling iyon. At noong nakaalis na sila Tita Linda, pumunta agad si nanay sa gilid ng bahay namin na kung saan doon siya palagi naka-standby tuwing dapit hapon. Kami ni kuya ay nagsaing noong sandaling iyon at nagluto si kuya ng uulamin namin para sa hapunan. Lumipas ang ilang oras, sabay-sabay kaming naghapunan. Wala noon si tatay sa bahay kasi isang sundalo noon si tatay at nakadestino siya sa malayong lugar. Maya-maya lang, noong natapos na kaming maghapunan, sinabihan ako ni nanay na
mag half bath para preska ako sa aking pagtulog. At bago kami matulog ni kuya, kinukwentuhan muna kami ni nanay tungkol sa isang reyna ng mga engkanto. Gabi-gabi, iba-iba ang buod ng istorya. Ngunit iisa lang ang bida, yung reyna ng engkanto. Hindi ko nga alam noon kung bakit ang reyna ng engkanto palagi ang bida para kay nanay. Kinakwentuhan niya kami ni kuya hanggang sa makatulog kami. Yung kuya ko po pala ay nasa 10 taong gulang na noon. Ako naman ay 6 na taong gulang. Noong mahimbing na kaming natutulog, nakarinig ako ng malakas na kalabog sa bubong, malakas na pagkatok sa pinto, at mga yapak sa labas ng bahay. Ginising ko si kuya at nagpanik ako kasi natatakot ako. Si nanay noon ay wala na din sa tabi namin. Gumising si kuya at nakikinig pa rin kami sa mga kalabog, katok at mga yapak. Sinubukan kong tawagin si nanay ngunit tinakpan ni kuya ang bibig ko at sinabihan ng "Huwag kang maingay. May kumakalos ko sa bintana sa tapat natin." Naririnig namin ang mga kaluskos na nagmumula sa bintana sa tapat mismo namin kasi yung kama namin ay nakatapat sa bintana. Kaya makikita talaga namin ang bintana. Yung bintana namin noon ay mayroong harang sa labas na gawa sa kahoy na ngayon ay grills na kung tawagin sa modernong panahon. Lumabas kami ni kuya sa kwarto at nakita namin si nanay sa kusina na nag-uusal ng mga salita. Mabilis ang pag-usal niya at sa tingin ko, nagdadasal si nanay noong sandaling iyon. Maya-maya lang, tumahimik ang paligid at may kumatok sa pinto ng bahay ng 3 beses. Malakas ang pagkatok nito na parang isang taong nagagalit. Nagulat si nanay na nandoon kami ni kuya sa salas. Agad niya kaming nilapitan at niyakap. Kahit na niyayakap na kami ni nanay, naririnig ko pa rin nagsasalita ito na parang nagdadasal. Latin po ang lingguwahe na gamit niya sa pagdadasal kasi sabi nila mas makapangyarihan ang salitang Latin sa lahat. Noong naulit ang 3 katok, doon na huminto si nanay sa pag-usal. Tumingin ako kay nanay at nakita ko ang mukha nito na nakatingin sa pintuan. "Bakit ka nakikialam?" Ang salitang narinig namin na galing sa harap ng pintuan namin. Sumigaw ako kasi malakas ang pagkakabigkas ng mga salitang iyon na nasa malalim na boses at nakakatakot na boses. Sinabihan kami ni nanay na kumalma. Sumigaw si nanay na "Ginawa ko ang trabaho ko bilang isang manggagamot. Layunin ko ang protekta ng mga taong binibiktima niyo. Ang Diyos lang ang makapangyarihan sa lahat at wala kayong magagawa." Pasigaw na sabi ni nanay. Umiiyak na ako at tumingin ako sa mga nakasabit na bote sa dingding ng bahay na halos lahat ng mga tubig sa loob ng bote ay bumubula. Hindi ko pa lubos na unawaan ang mga iyon at yung mga nangyayari. Basta ang alam ko lang, natatakot ako nung mga sandaling iyon. Hanggang sa may binigkas si nanay na salita. Naging tahimik ang paligid at yung mga tubig na bumubula sa loob ng maliliit na bote ay hindi na bumubula. Agad naman kumuha si nanay ng asin sa kusina at binudbo dito sa paligid ng bahay. Yung mga pintuan namin ay nilagyan niya ng walis. May mga inilagay din siyang hugis barya
na parang medalyon sa bawat sulok ng bahay. At sabi niya sa amin ni Kuya, "Matulog na kayo. Huwag na kayong matakot. Ligtas na tayo. Sige na." Pumasok kami sa kwarto at sinara ni Nanay ang pinto at bintana. Doon, natulog kami. Sobrang takot na takot talaga ako noong sandaling iyon. Halos hindi na ako makatulog. Pero nang dahil nandyan ang haplos ni Nanay, nakatulog ako ng mahimbing. Kinaumagahan, bumalik si na Tita Linda at ang anak niya sa bahay namin. Kinuwento niya kay Nanay na mayroon daw nagparamdam sa kanila noong gabing iyon. Noong gabing binulabog din kami. At sabi ni Nanay sa kanila, "Siguro, pagkatapos nila dito, pumunta sila sa inyo." Binigyan ni Nanay ng pangontra si na Tita Linda at binigyan ng direksyon kung paano nila ito gagamitin. Maya-maya lang, may napadaang babae sa harap ng bahay namin. Tinignan niya si Nanay ng masakit. At noong nakaalis na ang aling iyon, sabi ng anak ni Tita Linda, "Ate, siya yun. Siya yung kamag-anak ng kaibigan ko. Siya ang huling nagbigay sa akin ng tubig. At saka nawalan ako ng malay." Sagot ni Nanay, "Mukha nga, mahihirapan ako nito. Kasi nagtatanim talaga sila ng galit. Kahit ano pang uri, nagtatanim ng galit." Sabi ni Nanay, lumipas ang ilang oras. Nagulantang ako nang dumating si Tatay sa bahay. Sobrang saya ko. Sobrang saya din ni Nanay. At naging komportable kami noong sandaling iyon. Medyo nahibsa ng takot. At nung sumapit na po ang gabi, doon mas lumala ang lahat. Abangan po ninyo ang karugtong ng kwento ko. Medyo mahaba-haba na ito. At gagawin ko kaagad ang karugtong pagkatapos kong magtrabaho. Maraming salamat po, Lisel ng Aklan.